guys, and we are back for the game number 3 na PSG LGD versus T1. Still nandito pa rin tayo sa ESL 1 po. Samahan niyo kami for the third and last game. I am Dayanara and I'm with Eshi. Hello fam, and syempre, don't forget to like and share yung stream natin. Last game series na po to for today. So sulitin niyo na, guys. Yeah. 1-1 score natin. Share nyo na guys yung stream natin. And syempre, shoutout din sa mga YouTube viewers natin dyan. Routing tayo na etong T1 ang makapag-proceed bukas sa may lower bracket, lower bracket finals, ayan, against Virtus Pro. So, hopefully, mga sir, sila nga talaga. Dahil laka-asin na eh. Huwag naman sana mangyari yung nangyari ng Anime Major, which is 1-1 din. But PSG LGD na may nanalo dun sa may third game. So hopefully T1 kayo na to. And this is another take para sa kanila dun sa may Medusa. And this time, yung hero ni Fabian ay mukhang si Kuku naman ang gagamit. The Sun King. Yeah. Kanina binan nila yung Spirit Breaker. Ewan ko lang kung bakit pinalagpas nila to ngayon. Pero I guess kung kampante, komportable. Kampante naman siguro yung T1 na kaya nila yan with the Medusa pick. Kasi pag malakas yung counter initiate mo or pag malakas yung backline mo, yung mga ganyang aggressive na hero, kaya mo ipanish yan. Lalo na kung titignan mo yung lineup ng LGD ngayon, they don't have a good burst damage yet. Diba? Nakita natin on the previous games na ang typical or yung mga nagde-disrupt sa kakunatan or nakakapatay sa mga kuna sa Medusa was those epicenters from Sand King, yung mga highs magic burst damage. Kahit wala ka man na diffusal builder sa lineup mo, pero kung makapagbigay ng high damage output, kinakaya nila si Medusa. Pero yun nga eh, nakuha na nila this time si Sand King, they have Medusa, and then sa ngayon, sa side ng LGD, wala pa silang damage. Totoo. Ayaw pick ba to? Tishy. Oo. Ayaw. I think. May unyebo lang dito sa third pick ng PSG LGD. Ang kulit din, no? Pero, na-try na to ni Xiao 8 before, yung mid na Baratroom. Sobrang buisit lang niya sa mga nangyayaring team fights. Kasi every time, charge lang ng charge, etong si Xiao 8. Tapos, first item, Echo Saber. And then, after that one, nag-aags na siya eh. So, charge lang siya ng charge all over the map siya. And yun siguro yung laging gustong i-pull off ng PSG LGD. Yung laging silang merong global presence. Para kapag din rin ang lumaban ng T1, andyan lagi yung respo, andyan lagi yung thought, yung factor na isipin natin, kailangan ready tayo in terms of TPs or kailangan naka-ready na agad yung plus 2 natin. Kasi kung lalaban tayo ng dalawa lang, muna magsa-start etong T1, may plus 2 din lagi yung PSG LGD. So, kailangan ready tayo dun sa may factor na yun nga. Baka ma-outnumber sila ng PSG LGD. So, TPs, laging kailangan niya ng T1. And kung PSG LGD naman, knowing na gano'n yung pwedeng gawin ng T1, kailangan ma-force sila yung T1 sa mga TP reactions naman sa other side of the map to prevent yung respo dun sa may mismong lane na pwede nila i-go. Pero this is another time na White Mod is eating! Kain ang kain! What? I mean, napapangiti lang ako dito kasi yung lineup ng parehong team natin. Diba? Sa side ng T1, their defense is their best offense. They have Shadow Demon, meron din silang Abaddon. And then, one of the heroes na magandang mag-counter initiate is you have Sand King. Tapos LGD naman dito, you only have one stun. Seems like a good anti-mage pick. Syempre, mana, isa sa mga mortal enemy din ni Medusa yan. It's just, kahit na magandang counter si anti-mage before kay Medusa, is mabagal nga lang yung timing ng anti-mage, di ba? Pero kasi meron siyang ayo, I don't know if that will be enough para mag-online itong si Ame sa kanyang hero dun sa anti-mage niya, or is this Baratrom Bane Elemental plus one hero
ng LGD will be enough. Kasi sa bagay, masakit yan, no? Tether na Spirit Breaker. Diba? Mm-hmm. Saka, and if you remember LGD, si bagay na bagay kay Xiao 8 yung hinuto. Kasi mahilig siya yung mag-suck up ng damage. Siya talaga mm-hmm. yung sumasala ng damage ng kalaban, kung sino man yung kalaban nila. So, it's one of, lalo na meron ka pa nung kanyang second skill. Ayun, nakalimutan ko yung tawag. Bulldoze. Yeah, ayun, yung bulldoze na yun. So, yeah, really high status resist. Though wala namang ganong stun sa kabila. Pero it's just good if you want to play aggressively. It's just yung isang hero nila. I think maganda kung tether target din. Or pwedeng i-tether din ni Ayo. Kasi minsan masyadong malikot si Spirit Breaker eh. Na napuputol bigla yung tether mo. So, kung may isa pa sila na medyo magandang kapitan ni Ayo, I think mas mapapaganda yung early aggression ng LGD. Pero yun nga, na-mention na natin sa side ng T1. Ganyan naman talaga yung gusto nilang draft. Defense is the best offense. Tsaka nakakagulat pa rin to, ha? For PSG LGD, secure nila yung AM even with the Shadow Demon na meron yung T1. So, instant mana burn to. Hindi lang kay AM, kung sino man yung Mara right click all throughout the duration ng team fight. So, kailangan maging mindful etong si Ame sa pagkasah ng kanyang counter spell lagi para matimingan yung mga incoming skills para sa kanya. And kahit pa paano, diba, mangyari din yun for T1. Maibalik niya, yun lang naman yung kailangan natin, return lagi sa mga potential na kayang gawin ng T1. Para hindi masyadong mangaray agad itong AM. Pero kung ka, and then Nightstalker for our last ban. So, tiisip ko, open pa din for T1 yung Doom itong si Carl. Yun nga lang. Niisip kasi natin, pwede natin pa-counter talaga yun for AM eh. Pero may mga times kasi talaga na counter din naman ng AM etong si Doom because of that counter spell. So, yeah. Hindi ko lang alam kung i-risk pa to ng T1 or pipick sila ng another hero for Karn. Ko nga, baka mag-ano din eh. Pwede rin silang, yun nga, mag-Sand King mid kung gusto nila ng mas, ano, mas mabilis na timing. Yes. Or farm nung SK. Kasi siya, isa sa mga hero na pwedeng, siya yung disabled, di ba? So, isa sa mga hero na pwedeng humuli doon kay AM kung makakapag boots of travel siya since alam naman natin na sobrang palos din ni Anti-Mage. And then, mag-pick na lang sila ng hero ni Kuku. Pa, yun nga, ayun yung magkagandaan. Kanina din, di ba, ganyan yung naging tema nung draft nila is yung Doom nila is very flexible and nakita natin, last pick pa din yung hero ni Carl, di ba? So, sabihin ko sana Spirit Brothers. Pero, ano, Beastmaster. So, ano to? Offlane na to, no? Mid Sand King. Oo. Guys, game 3. T1 ako dito. Pugna? Pugna offlane? Ko din masyadong gusto yung Pugna. Pero siguro sa draft kasi ng BSC LGD, if ever hindi sasama yung AM, wala silang mabilis mag-push. So, siguro to neutralize that one, kinuha nila yung Pugna, pero I don't like yung Pugna na pick talaga ng PSG LGD. Hindi ko talaga gusto. Lambot ng hero na yan, ang daling kontrolin. I think I do agree with you. I liked he once draft a little bit, pero kasi hindi ko pa nakikita, gonna be honest, kung paano nilaro ng LGD yung Spirit Breaker mid nila. Saka kasi, kung maalala mo nung game 1 kanina, yung offlane ng LGD, nahirapan silang mag-push ng Tore. Isa yun sa mga rason kung bakit hindi sila nakapag-create ng space or hindi lumaki yung map control ng LGD. So, with the Pugna pick, I think yun yung pwedeng maging sagot sa naging problema ng LGD. Nung game 1 kanina, since, yeah, that's a Pugna mid, diba? Tapos SB. Tapos yun nga, lagi naman din nag-rotate si Xiao 8. So, yun yung naiisip ko. Na pwedeng umabot sa face ng game natin na kayang buhatin ni Anti-Mage itong game na to. Just because of that one pick. Pero yun nga, kung mag-snowball yung lane dito ni Kuku, yeah, I feel like it's gonna be a smooth sailing for T1. Yes. Kasi yun lang yung nakikita ko kapag hindi yun. Pag hindi naging maganda yung farm ni Kuku, baka maaga yung farm ni Anti-Mage and then magiging katulad na naman ng game 1 kanina.
All in AM pa naman yung balak gawin ng PSG LGD. So, kailangan nating i-prevent itong apat talaga na PSG LGD to give space naman for that anti-mage. Pero syempre, before we go dito sa may ating third and the last game, mga sir, syempre, share nyo na yung stream and sabay-sabay po tayo muling magdasal para kay Kuya Dean, syempre, sa lahat ng mga pamilya, sa lahat ng mga tao na naiwanan niya. Yun, salamat, salamat mga sir, and magpakatatag po tayong lahat sa, syempre, lahat ng mga nangyayari sa ngayon. Sipin nyo, may pandemic, honestly, may mga ganyan, may mga nawawala, so ayan, let's pray, and syempre, tayo gawin din natin yung job natin, na ingatan yung ating mga sarili, even yung mga loved ones natin, para wala na sanang sumunod na ganyan din. And sana magpa-vaccine na rin, yan yung mga tao dyan. Guys, I encourage you to do so. Maraming maraming salamat. And syempre, ayun guys, shout out sa mga team YouTube and Facebook natin dyan. Ayan, thank you po sa pag-tune in. We are the official broadcaster po ng ESL One also. Okay, mayroon na naman ako nakitang montage. Kanina ko pa din tinitignan. So may area, merong land, lahat na nakita natin. Cute lang. Ayos nga din yun eh. Kasi, syempre, ito nagalaw tayo ng Dota, laging ganyan yung perspective natin eh. Medyo maiba din naman minsan na may ganong side pala yung Dota or ganong angle na pang mga adventure din eh, no? Oh. Colette, oy, pero speaking of Colette, ito, talaga makungulit muna sa ngayon ang PSG LGD and Counterspell. Kinuha ni AM for his first skill. Okay. Pero kala niya, di-disrupt siya. I don't know. Okay lang naman yan. Okay, tagilan, tagalawa. Yeah. Naisip ko nga din yun eh, na pwede maging Sand King mid yung sa T1 just because mainly na kasi yung katapat niya sa gitna and he's just one of the heroes na kaya ding lumain kay Spirit Breaker. I think slightly favored ko si Sand King dito. Actually, hindi nga slightly. Favored na favored ko si Sand King dito sa matchup na ito. And kita mo naman, Carl showing his mid laner skills. Diba? Blocking skills niya. Yes. Tsaka, etong Spirit Breaker na to Xiao 8, nakita ko na itong natalo talaga sa lane eh. Pero by the time na nakapag-aagan yung Scepter sa Xiao 8, yun yung time na nakabawi siya kahit paano. So, ganun talaga yung mga binibigay nila na heroes kay Xiao 8 na kahit matalo man siya sa lane, for example, the Leshrac, diba? Napag-uusapan nga natin, nandiyan pa rin yung presence niya sa towers, nandiyan pa rin yung damage niya. Yun nga eh. Si Spirit Breaker, ganun din. Marich, naatandaan ko yung Aghanim Scepter niya nung time na yon was sa 25 minutes. Pero after nun, talagang dire-diretso naman din na nakapalag, nakapag-rotate yung Spirit Breaker na ito sa Xiao 8. Kaso, lugi siya sa lane. O baga ganyan pa din eh. Same mechanic pa din, lugi sa lane, bilila ko ganitong item, bawi na, makakagawa akong play, create ako na space. So, nagigets na natin kung ano talaga yung ambag dito ni Xiao 8. Literal na nag-adjust yung PSG LGD for him. Natingin ko yung adjustment very good kasi ay ganon yung bash talagang ating pinapakita pa talaga. I know. Talaga bang clip worthy yung bash na yun, ha? Seryoso ba yan? Ano ba yung tawag dito? And sabi, di ko kasi napanood, pero sabi daw ng viewers natin kanina na 0-2 daw yung Spirit Breaker ng LGD dun sa BP. Talo diba? Talaga. Nakapalag lang siya. Andun lang talaga yung bawi. Pero, alam nyo na guys, minsan hindi talaga sapat yung mga ganong scenario na makakabawi ka ng mid-game. Siyempre maganda, may good start ka na, diba? Pero yeah. Yun nga, ganun lang yung hero mechanic lagi. Neto si Xiao 8. Pero okay tong lane ni 23 Savage.
madalang ko nang nakikitang natatalo. Ayan. Like, even with an Abaddon, isipin mo, like, he doesn't do much in terms of harassment kasi wala naman siyang disable. Mm-hmm. Pero, ayan o, ito mo. Sunod niya siya, no, talagang right click lang, oh, apa sa bugi niya. Mm, swerte ni Xiao 8, ha? Kanina pa bash ng bash. So, level 2 bash nga rin naman. Oo nga, no? Level 2 kaya, na nga. Talagang magpo-pro. Yung kanyang greater bash. Pero lumalaban naman in terms of harassment. Yay! Etong si Carl. Sinusulit niya rin naman yung time na wala rin namang bumibiling sentry for Xiao 8 sa mid lane para dun sa may sandstorm. Yeah. Pero I think it's up to T1 kung gano'n nila kabilis or gano'n nila mape-pressure tong lane ni Ame. Kasi ano eh, kung mapo-force out nila si Anti-Mage, I think magsobrang mag-snowball yung Medusa just because of the farming potential. So kung, yun nga, like what I said nung PK phase natin, like tingin ko susi dito si Kuku para maging madali yung game nila. Parang nung game 1 kayo na. Like kita mo, di ba? Nanalo yung lane ni Kuku, ang yaman nung Doom, and then yung mga problema nila, na kulang man sila sa initiation mobility, pero nag-blink! Pinalbog niya yung sarili niya. Mm-hmm. The power of counterspell. Timing nga. Nun sa may disruption. Mm-hmm. May animation din kasi, minsan na-jajabate ka. Totoo. Pero ito top lane naman natin. 23 Savage is looking good with his farm. 20 and 6 siya. Yung Pugna din, ganun din naman, 17 and 6. So, lumalaban. Ito nga Pugna. Tingin ko medyo kailangan talaga tataga ng T1 sa may top lane. Knowing na andun nga talaga yung threat ng Pugna din na kung sakaling maiwan na siya, darating na tayo sa point na magjo-jungle na yung Medusa. For sure, titake na to ng PSG LGD. Alam naman natin, PSG LGD, every time may catapult timing or every time meron silang chance to push a tower, kukunin at kukunin nila yan. Dahil lagi silang nagsasecure ng at least one hero pusher dun sa may apat na hero sila, except dun sa carry. Itong Sand King mid, nakita ko na to eh. Yung Sand King na nagpa-first item na Blink Dagger, it's either sink or swim. Either it will work out really well for your team, kasi syempre, mas maaga yung Blink Dagger timing mo, makapag-force ka ng teamfight, or wala kang mahanap na teamfight, tapos may Blink Dagger ka nga, pero wala kang farming potential, magiging offlane ka. So magiging dalawa yung offlane ng T1. Yun yung nakikita kong maging posibleng outcome ng T1 with this investment nitong Sand King na to, ng early Blink Dagger. Ayun yung naka-queue sa kanya. Pero hindi pa naman, syempre, hindi pa naman niya binibili. Pwede pa rin naman magbago yung isip niya, depende sa flow ng game. Yeah. Kasi magpo-fall off siya dito ng sobra. Wala siyang farming potential. Medusa is gonna suck up all the farm. Game goes with si Kuku din. Matakaw din mag-farm yung Beastmaster minsan sa isang lane. Pero gets ko naman yung idea kasi they want, kailangan nila ng hero na kayang sumabay with the Beastmaster. Siyempre, you have an aura, di ba, meron kang burst damage, and you got that extra mobility, di ba? Yun nga, Blink Dagger initiation, di ba? Mas malaki yung chance nyo sa isang teamfight na may panalo kung makukuha ni Sand King. Or kung makakuha sila ng mga Blink Dagger timing, yung mga surprise-surprise, may Blink Dagger na ako, yung mga ganong klaseng bagay. Pero yun nga, pwede siyang maging, mag-backfire din at the same time. Since nag-i-invest ka nga dun sa early game timing nyo. Yes, pero tingnan natin kung ano nga ba talaga yung magiging timing naman dito ni Carl sa kanyang Blink Dagger. Kasi usually, pagka nakikita ko yung Sand King mid 7 minutes siya eh. Or pagka nade-delay, mga nasa 8 minutes. But sa ngayon, ang pera dito, medyo torn, ano siya ha? Torn between BOT or Blink Dagger itong si Carl. Ngayon, naka-queue siya ng BOT, next is Blink Dagger. So tingnan natin kung ano ba talaga yung ipo-pursue niya dyan na item. Tingko maganda din yung... Hindi ko maganda kahit ano, BOT or Dagger. Kasi, yun nga, sa mga ayaw niya, di ba, nalalapitan siya. And, nasasabayan yung push or counter go. Pero wait lang, Kuku with the nether strike. Nako, Kuku is the first to fall. And ang ating first blood, guys, I brought to you by PNXBet, user code LuponWX. Yeah. Ayun na, gumalaw na. Si Xiao 8. Mm-hmm. Gumalaw na ang kuya mo, di ba? Pero mukhang gagalaw din yata si Carl. Ay, di ba niya na? Boots of travel na.
Diba? Yeah. Kasi yan yung problema kapag nagbi-blink dagger ka, nagpo-fall off yung net worth mo eh. Kasi yung blink dagger na iteman, typically, pang offlane siya. Kasi syempre, utility ka, counter-initiate ka. Pero kasi dito kasi, position 2 ka eh. Kumbaga, secondary core ka. So, kailangan may farm ka. Yun nga, yung global presence din maganda for your team. Kaya ba? Kailangan mo na ata talaga ng nether strike para makapatay at makapatay itong si Bara. So, paid pian naman sa may top lane. He's currently sitting at the level 6. So, yun natin kung paano yun iindahin sa top lane ng Medusa. Very problematic yung pog na mayat maya ka lang ilalife drain or kukontrolin with the decrypt fight. Oo nga pala, no. Makakatakot talaga yan. O nga pala yung yung bibigyan mo ng i-light drain mo yung kakampi mo tapos naka-tetris or si Ayo, 'di ba? Just coolers. O nga no, nakalimutan ko may ganung mechanic nga pala yung hero na yon. Tagal ko na rin kasi hindi nakikita si Pugna eh. Charge na naman. Ayan na nga, may bibigay but wala maka-cancel onto that charge. Nether Strike once again para kay Kuku. And Kuku talagang literal na pinapahirapan sa my lane. Sapat ba ang kunat? And nice block right there coming from Ame. But nandito na magpaparamdam si Carl Barrow strike in. Kaya bang mag-blink out? Ito si Ame once again. Pero hindi kinaya with the help of the double damage ni Carl Antino. Yes, sir. May boost at travel ba siya doon? O TP pa lang. But either way, kala ko, actually kayo na ako pa inaantay. Wala bang mag-TTP, guys? Ang gandang chance for counter-initiate for ano yun eh, for T1. Pero, nahuli man, nakapatay pa din, dalawa pa. Ayan. Pwede talagang na. Pinupoint ka rin nila si Kuku eh, no? Mm-mm. Yeah, importante kasi talaga Beastmaster dito eh. And 2 seconds, 1 and 1, tapos namatay na siya. 1 second na lang magkakablink na yung anti-mage. Yes. Ay, pero top lane, ayun na nga, yung life drain niya, parang 23 savage, but still 23 will savage. Nari, dun. Ay, naku po! Naku po si Ami ito. Anti-mage to guys, parang hindi ito maganda. Medusa pa yung kalaban niya, oto ubos mana. So, yung gantong time talaga na ito yung situation ng anti-mage, ay, dapat ka nang matakot. Ingo, stocks na to dapat for T1. Ay, grabe, grabe yung thinking dito ng LGD. Kasi, si Sand King, katitipi lang niya sa baba. So, syempre, iisipin mo, wala pa siyang boots of travel, teleportation para makarespond dun sa task. Same goes with Kuku, ay! Pero speaking of Sand King, ito na kayong epicenter right in the face. Para kay Shinkyu, and once again, pinapakita nila, ano man yung pinakita nila ng games 1 and 2. Walang makakapush talaga ng tower side ng PSG LGD sa first try. Dahil ito, first try na PSG LGD, binabotset sila ni Carl. Pero with the deny, parang hindi yata kakayanin. Oy, pero strike out, nasa lubong ni Innocent. Sandiyan na nga yung patulog. Masasetupan pa siya, nandiyan pa yung stun coming from the charge. And Ame is on a killing spree. Opo. Balik dun sa, ano, minention ko kanina. Like, yung rotations from anti-mage, yung rotation from spirit breaker sa top lane, ang ganda ng recognition nila na yun. At wala na mention ko, since kagagaling na ni Sand King sa baba, iisipin nila na matagal pa yung follow-up ni Carl or ni Sand King. Same goes with Beastmaster. So, alam nila na either supports lang or si Medusa lang yung nasa taas. Kaya kampante sila gawin yung ganong klaseng play. I mean, yes, nakapatay si Carl dun sa Sand King niya. Pero kasi, ano eh, hindi mo iisipin yon as a Medusa na yung anti-mage mo magagank that early into the game. It's just with the Spirit Breaker charge, mas madali. Ayun nga, mas maganda yung vision nyo, di ba? Or may magandang vision kayo. Yes, nakakagulat yung performance noon ng anti-mage. And tingin ko, nagmula talaga yan, syempre, dun sa may mga charge na heavily focused dun sa may lane ng anti-mage. Nakakuha siyang double kill and then killing spree naman sa may top lane. So, parang ngayon ko lang nakita na talagang napapa-work ni Xiao 8 yung kanyang Batrayed. I mean, yung Baratrum early on. Pero na, Fiend's Grip, yung medyo kaakom niya na Shadow Demon and Sphere.
Full, once again, mayroon tayong presensya doon ng Anti-Mage. Pero Anti-Mage, dead na. Dead na siya kay Carl. Pero naghahabol pa rin yata yung demon sa taas, cameraman. Binalik niya, binalik. Eto na po. Okay na yata. Yeah. Eh, kita mo yung galawan dito ng LGD. Mm-hmm. Like, ang dali nila na makapag-pressure sa isang lane. Basta't makuha nila yung tier 1 tower doon sa taas. Diba yun yung kaninang ano eh, hindi nagawa ng Radiant side eh. Pero sa gitna, paano siya man ang T1 yung paglalaro ng LGD sa taas? Sige, diyan kayo maglaro, kukunin naman namin yung tier 1 tower nyo sa gitna. Nakita din yung Hawk. And kailangan din pala mag-invest ng PSG LGD in terms of sentries. Dahil medyo nakakabastos nga naman yung Hawk kapag kamayat maya kayong nakita. Dahil syempre, more information for T1. Alam nila kung paano sila maglaro or malalaman nila kung paano nila lalaroin yung mapa. So, yun ba din? Tingin ko yung i-itemin naman for Kuku, yung Helm of the Overlord. But I'm curious sa kung paano ba or ano din yung magiging timing niya dito sa kanyang Helm of the Overlord, knowing na mas pinamahal etong helm. And na-delay din si Kuku dahil din sa may kanyang lane. But partida guys, din yung net worth natin. Pang-apat si Kuku even with the 2 consecutive deaths na nakuha niya sa bottom lane. Sa akong titignan mo ah, ano ba yung magpapaaga or magbabab kay Medusa para makasama siya sa mga early engagement para mapunish nila tong greedy na anti-mage pick ng LGD. It's the Beastmaster. You have that extra aura na pwedeng lumaban yung team mo. Diba? And knowing T1, they're stronger together. They like playing together. And when you have this kind of aura, it really benefits itong mga gantong klaseng early push ng T1. Kasi typically, hindi natin sila nakikita ng ganto, diba? Disruption, may relocate. May relocate din. Sa gilid na the strike. Kasi Fear Penon, nandito yung presensya ni 23 Savage. Matulog mo na ngayon kay 23 Savage. Pero sinalo yan. Nakapa doon epicenter right in the face para kay Innocence. And Innocence will fall. Nakagip pa ngayon dalawa dito ng PSG LGD. Pero walang makaka-cancel with the to relocate out by Ayo. And tuloy ang kaso. Tuloy ang push coming from 23 Savage. Like, diba nakikita mo? Like, typically, hindi mo makikita ang ganito ka-aggressive or Medusa dealing this much damage. It's because he has this Beastmaster. Kaya nga mag-buff sa kanya. Pero speaking of buff, eto na. Pero ng Battle Fury spotted. Ooh. Pero hindi, binugaw lang niya. Para kay Medusa yan. Hindi, para sa'yo yung pagkain na yan. Unguha pa eh. Eh, pasanong magtagal. Pero wala rin kasing HP. Etong Anti-Mage. Yun yung charge kanina. Good recognition. May ward ba siya? Hindi, wala. Talagang napalubog lang niya. Yeah. Hirap lang din. Ganda-ganda ng positioning dito ni Carl sa may likod. Binigyan niya ng pansin yung talagang kailangan bigyan ng pansin. This is yung Bane. And speaking of Bane, parang isang beses na naman ata siyang mamamatay. And 26 seconds down, yung ating Bane Elemental. 6 and 6 ang ating kill chart. 1K gold it for the side of T1. Yeah. Saka ano eh, ito yung power barrow strike. Ooh, ganda naman puti work nun. Yeah. Daming cream curl. Alam kasi siya, wait, sige, last hit na lang ako. Pero charge! Oh! Nice timing with that disruption in the Devourer Strike. Good connection sa two heroes ng T1 killing out that super kulit na Spirit Breaker. Yeah. So, ang daming ano, depensa ng T1. Na kapag nandun yung dalawang support, may apotic, may disruption. Di ba? Ang hirap i-burst daw ng isang hero. Speaking of burst, i-burst! May costing finale, kaya ba? Parang hindi at kakayanin ako, hindi nga kinaya. Oh. Sayang naman! Nasustain. Oh, iba ka talaga, Ayo. Azar talaga. Kasing gear, ano? Yung gumamit ng ano, Ayo. Mm-hmm. Ng Ayo. Yeah. What is next? What is next for the side of T1? Nakita mo, ah. T1, they're investing a lot of sentry wards dito sa game natin. Making sure that they can secure the map para hindi maka-split push
nang hayahay itong si Anti-Mage or makapag-form. And syempre, doon ka lang pwede maglaro sa may vision ka doon sa Anti-Mage, which is doon sa taas while ito na nagsasuffer na. Ito yung mahirap talaga kapag sobrang greedy ng carry mo eh. Pangit ka lang. Aantayin mo pa talaga sila na mag-online bago kayo makapag-group up. Pero? Abangers muna talaga. Pero eto, mag-aabang ba ang PSGLGD? Oh, or sila yung matitimbrehan? Baro strike, papunta kayong kay Ayo. Relocate is available. Kakayanin ba na makatakas? Or etong AM na lang ang tataka sabay Twitter. Yun lang! Naiwan! Naiwan! Ayun lang! Ay! Kaya pa din yung relocate. Pero tingin ko, andyan lang yung possibility na ba delay. Pero hindi na siya babalikan. Pala ka dyan, sakit mo sa ulo. Pero hindi. Nagabang pa rin din yung apat. Andun na. Na-timingan pa din. Pinatagal lang nyo. Hindi pa. Grabe si Silvio. Ay, ni Roar na. Napilitan na. Magamitan ng dahas. Grabe naman yun. Talagang papahirapan ka hanggang sa huling sandali. Mm-hmm. Speaking of sandali, sandali lang, mamatay yata. Up, harap na po, sir! Why? Hindi ako haharap. Almost, but not quite. Mm-hmm. Ito na lang. Yung tipong gusto mo, sa'yo, ikaw yung bansinin para ma-delay. Pero takas ka na sana, Ina. Katakas at sana to si Innocence, eh. Ay, meron daming pampatagal ang buhay dito ng PSGLG. Talaga mainis ka na. Ano ba? Bibigay ko ba yung mga big skills ko or hindi? Grabe yung mga support ng LGD, ha. Talagang pahirapan sa magpatay, ha. Yung kala mo, isang hit na lang, biglang magbe-brainsap pa, mag-i-stick pa, mag-mimic pa, mag-re-relocate pa. Yeah, pero, in the end of the day, still looking good for the side of T1. They just gotta be patient on their next timing, which is etong ano, butterfly ba yun? Yung naka-queue kay ano? Kay Medusa. Aegis yung ano eh, naantay ko na timing nila. Pag nakakuha nila yung Aegis, it's gonna be much easier. And eto na. Binigyan nyo kami na natikman nila yung dragon ng BP eh. Ngayon, papatikimin naman nila ng LGD etong ancient dragon na laging nag-i-split push. Sasabay naman daw itong black dragon ni Kuya Mokuku. Plus, sakit din ito DPS kasi itong black dragon na ito pwedeng abangan sa top dun sa may disruption. Pero nandito na nga si Carl. Missed out yung chance na tumamay Barrow Strike. Pero sa Gedli lang. Samantalang si 23 sinisimulan na niya ang kaganapan sa Roshan. Yun nga lang, kalahati na agad yung HP ni Sephir thanks to the sustain ni White Mom, pero relocate out. And nakakainis ang mga nangyayari T1 kasi wala sila mahuli. Epicenter na po-force, lahat ng mga buisit na or big skin sila na po-force dahil lang di nila ma-secure yung gusto nila. Pero ganda ng word na naman ng T1, oh. Mm-hmm. Kitang-kita nila yung pug na doon. Saka, wala silang magagawa dito for the show. Yun nga na-mention na natin. Like, this Aegis of Immortal is gonna be key for T1 para mas makontrol pa nila yung mapa. They can get more... Maybe push. They could... Ate, kaya na yata nilang lakarin yung gitna, eh. Kasi meron na silang Black Dragon na pwedeng umisplit push or mag-cut ng wave, eh. So, hindi na nila kailangan ganong mag-worry. Pero si Ayo yata. What? Ibigyan ba to ng PSG LGD na fin script naman sa may kabalipad dahil Shadow Demon? Pero eto na si Gawan, si Fate Beyond, and wala mo na magiging sustain sa ngayon yung PSG LGD. Naku po, kuku pa nga ang nabigyan sa akum. Pero tatakbo muna si Xiao 8, sapat ba magiging disabled or kailangan na din tumakbo sa ngayon? Na T1, Baro Spike, Anti-Mage, pero nasaan yung control auto na ta Anti-Mage? Hindi nila kinakaya ma-disable si Ami. Ami tsanga, Ami. Alis lang sa nang alis in and out sa mga nangyayaring team fights. Napakahirap hulihin ng AM. Proven and tested na talaga, mga sir. Oh, they're gonna go again? Ay! Aabangan? Huh? Pwedeng aba... Ano? Ah?
May Shadow Blade. May kasama. Ah, walang detection. May panago pala si Xiao 8. Kaya malakas ang loob. Pero lumabas ulit. Uy! Kasi available na yung charge. Pero, is this the right decision for the Spirit Breaker? Epicenter! Pero, ayan na naman. Diba? Yung mga pangbwisit ng LGD. Oh, no. Nangiinis lang yata itong mga to eh. Oo, nang to-trigger lang. Sino mainip, Carlo? That was epi. Committed dito kay Carl and hindi pa nila na-burst down yun. Wala, sa bagay. Hindi yata talaga abutin kasi babangga yun eh. Di ba? Dapat ba medyo lumayo ng onti si Carl? Not 100% sure, but yeah, that's really annoying. Yung ginagawang move dito ng LGD. Ito na naman, kita mo. Charge lang, clear ng onting wave, tas takbulit sa kabila. Sobrang kulat all over the map. Alam mo yung, ito si Xiao 8. Alam mo yung nanuntok, tas tumakbo. Tira na, tawalo na ito. Samantala sa kabilang banda naman, kabahong malinis lang yung tinatry if pull off na itong si Ame. So, ay nako, kakayanin pa ba ng Medusa at this point? To think na ang puhunan ng Medusa ay mana niya talaga and this is the EM na kalaban ng Medusa. So, sana mga sir, T1, lumaban kayo. Ages pa to for 23 seconds pero 2 minutes pa. Kailangan nilang madetermine kung nasaan yung Pugna Ward. Medyo may kirot to pagka humay ground si T1. Opo, si Abo doon naiwan. Nakupo. Maaaaaa! Wag niyo! Iwan si Bunso! Ana, pinch grip pa! 2 ultis for Shin... For White Moon. Pero kapalit naman din Shin Q. Sa position 4, I think, okay na. Nauna pa silang maka tier 3! Naka ng tinapa! Oo nga! Color dyan, LG dito! Spotted? Oh. Nakita niyo si Sam, parang niyo nakita si Sam. Ah, may lane ward. Okay. Yeah, kahit nasabihin mo na may 2 minutes pa yung Medusa, kaso yung anti-mage mo naman, di ba syempre, lamang ka sa map control, lamang ka sa net worth, tapos makikipag-event trade ka, syempre ayaw mo yun. Tapos ngayon, pa-expire na itong Aegis of Immortal na Medusa. Oh! Naka-ags din pala yung AM. So, meron siyang gem na yata, segment. No? So, medyo dadagdag to ng kalituhan for T1. Kasi kahit anong i-cast ng AM, or at least pagka mag-counter spell siya, ayan, magka-counter spell din yung Illusion, except dun sa may kanyang mana void. So, dagdag kalituhan to for T1. Blink. Yun na yung stun nila. Tatlo to, Blink Fragment. Ay. Ay. Medyo nag-ano lang tayong konti. Pero 40 seconds left ha sa Aegis of Immortal dito ng T1. While si Anti-Mage nasa taas na. Mata sa baba at sa taas. Oo, kailangan tong ma-pull off ng maayos ng T1. Tingnan natin, kakayanin ba? Tecrepify, once again, AM sumasabay sa pressure. So, kailangan mamili ng T1. Kaso, walang nauna na pala si Xiao 8 sa may likod drawer. Magagamit na, yun lang, naka-bulldoze! Naka-bulldoze mga sir, si Xiao 8. And Xiao 8 is still alive, pero nice one coming from Carl. Delikado na ata ngayon. Oh my goodness, Grace! Spirit Breaker, pero nandito na kasi si Shinkyu with a sustain. Medyo makati talaga yung nether ward natin. Pero Ame, inuuna niya yung backlines and that's Ame with an unstoppable streak. Hindi ko connect na itong stun. Pero kailangan pang umanap ng kill ng T1. Hindi pa sapat yung dalawa, pero where is the stun? This is only Carl na nag-chase down kay Pugna. Easy, mag-isa ka dyan. Iba na yung mata ng tatlo. Carl na lang yun. So buti, walang kasama yung Pugna kung hindi baka siya pa ang nadelikado. Yes. And saka, ang sakit na Medusa eh. Like, even though na may mana burn, si Anti-Mage, ang ganda ng investment niya with the butterfly. So, hindi rin siya mag-miss din siya, kumbaga. Okay, blink out. So, sa ngayon, split push. I think, hindi kaya ng LGD na may pag 5v5 sa T1. Sa ngayon, unless maka-MKB. Itong si Ame. So, split na? Push gaming talaga. Hindi pa niya bibilin sa ngayon. Scaddy, yun naka-next item for this Anti-Mage.
Ako, T1. T1, T1. Ang ganda ng play ng ginawa ng ano, ng, naku, akala ko nga yung outpost na yun, ano eh, nasa side ng T1. Mm-hmm. Nung hayata mo ni Spirit Breaker, tapos bigla siya nag-charge. So, nakapag-TP patuloy si Anti-Mage, pabalik dun sa teamfight na yun. Pero eto na naman. Diyos ko po. Confident siya eh. Kahit na ma-sentry yan siya, alam niyo. Ang bilis din kasi ng ano niya eh. Saka wala kasing stun. Unless ma-ano ni Kuko. Anding lang talaga. Tsaka Beastmaster. Hindi niya nakikita yung dalawang yun. Alam niya kulang sa disable. Yung T1. Hindi ko kaya. Anong item? Magbiblink kaya. Oy, tunay to. Pero hindi na-timingan. Yeah, sayang. Sayang. But, medyo ano, isa kasi hindi ka ganong sanay sa combo eh. Hirap pa din eh, no? Hindi ka makakuha ng madaling game sa LGD eh. Totoo, lahat paghihirapan mo talaga pero makikita mo na nila si Ame. Yun nga lang, yung nakakita kay Ame, delikado na stun pa nga siya pero nabubuhay siya with the help of the Abaddon. No peace, pero Ame ang magiging kapalit. Parang happy na talaga dyan yung T1. Next to all, si Innocence, mukhang kukuha pa sa ngayon. Itong T1, meron na silang pangabol. Uy, na-disrupt. Ito or the purge. Itong si Shao, wait sa ngayon. Ako po, napakabagal mo, Inday. Pero na-relocate dito lang pala sa may gilid. And that's the location na mas malapit pa kay Medusa. Thank you, Shinkyu. Yeah. Salamat. Yes. Ang ganda nung ano, na-cancel yung Fiend's Grip bago mamatay si Carl. So, kailangan pa tuloy mag-commit ng ilang segundo pa ng LGD para ma-secure lang yung kill na yon kay Sand King. And then, eto na, ang ganda nung pagkakaroar. Kasi kagagamit lang niya ng ano eh. Kagagamit lang din niya nung spell shield niya. Kaya, yung Meme Hammer pala yung tumama. Kaya nung Meme Hammer yun? Meteor Hammer. Kay Shadow Demon? Yata. Palubog, tas ano, no? Yeah. Meteor Hammer. Grabe nga, yun. Ang taba naman ang utang si Ever dun. Oo. Kasi parang usually, at this point, naisipin mo na, parang hindi na ganito yung mga kailangan natin. Parang sight of vice na. Yung mga targeted na, para sure na talaga for AM na makakontrol niya. Pero, di ba? Meteor Hammer? Exactly! Yeah, that's a really good thinking. Saka, may setup naman sila eh. May stun sila ni Sand King. Meron din silang roar. So, they should have enough. Pero, yeah. Commended yung itemization na yun ni Sever. Hindi ko in-expect yun. I mean, kahit sino yata sa atin. Nagulat ako dun sa meter. Tibigay Aether Lens eh, di ba? Aether Lens, Aghanims, Blink Dagger, ganyan. Yun yung mga ina-item mo. Double damage. Swerte. Ang T1, pabor ang mga odds for bilis, T1 oh. As of now. And this is a very quick Russian indeed in favor of T1. Pero medyo napapalabas sila knowing na alam to ng PSG LGD. One mistake sa kahit na sinong side ay malaking problema talaga ang maibibigay. Kasi this is the AM plus the Pugna. And this is also the Medusa na alam nating best talaga in pushing. And the force na yung Stone Gaze to secure the Roshan. Sapilitan na! Truly. But I feel like they still have the same problem. Paano sila ha-high ground nang makakapag-defend at the same time? I think that's the biggest issue. Si Anti-Mage talaga yung kailangan nilang patayin eh, no? Para makapag-high ground na sila ng mas madali. Yes. Kasi with this hero split pushing, and then yung Medusa mo kasi hindi pa ganun ka-mobile and he's committed to heavy damage dun sa 5v5 team fight. Kaya mahihirapan siya. Kasi kanina, 'di ba, may blink dagger siya. So kahit paano nakaka-position siya pagdating ng Sand King or pag may pumasok na isang hero sa side ng T1. This time wala eh, talagang pure damage talaga siya dito. Ulit ng blink fragment, nalilito ka. Isa pang ganon, Sefer. Oo. Paipapanalo mo na yan. Papanalo nyo na tong split push na to. Kailangan lang talaga i-fix ng T1 yung top lane nila kasi yun yung nagiging window of opportunity ng PSG LGD eh. Na sa beses magkamali T1, sugod sa top, fix yung mid.
And then, clear agad nila yung towers and then barracks doon. So, uy, may Lincoln Sphere pala. Si Fate Beyond and quick tower push din ang ating nakikita. Para dito sa T1 sa ngayon. And binabasag pa, even yung Netherworld, wala talagang pinapatawad. Itong T1. Pero top lane naman din, tumatrabaho itong si Ame together with the Ayo. Ayo na epicenter na naman sa mukha. Itong si Carlson, Kino. Samantala sa may mid, may nangyayari din mga sir. Pero kakayanin pa ito ni Ame mag-isa knowing yung wala nang sustain na makukuha. Pero Fate Beyond will fall sa ngayon. Shao 8, wala na sang mana. Pero hindi din nila makukuha-kuha yung backlines ng T1. Double buyback will be committed for the side of PSG LGD habunin. Itong si White Moon kakayanin pa without borrowed time dahil magsusumbong kay Mama. Pero Shao 8, huy! Wala ka ng mana sir. Pero samantalang si Ame sumasabay pala sa likod. Kaya naman pala go lang ng go. Etong si Shao 8, may kasama siya. And eto si Ami, nagtatry din mag-cut ng creeps. Pero di niya naabutan yung last wave. Range lang yung kanyang na-secure doon na creep. Pwede silang mag-reset ulit yung T1 dito. Pabuhay na yung Shadow Demon, nakapag-buyback na yung dalawa. Isa pang ganon. Someone needs to defend top lane. I think si Sand King pa din yata to Shadow Demon. Tapos connect na lang ulit sila. Totoo. Ang nilang makuha yung SB nang mamamatay talaga itong SB. Kasi kung hindi, ayun naman ang T1 na talaga mag-commit sila dun sa may other lane. And then hindi sila makakapag-all-in sa mid lane. Dahil for sure kukulangin itong T1. And Ami naman with the place abyssal yung kanyang magiging next item. Pero ang daming atabs ni Kuku. Sobrang yun dami. Kanina, 'di ba? Like lagi nilang papatulog si Isben. Ngayon ang daming units ni Kuku na panggising doon kay ano, kay Medusa. May mga beast, meron kang yung ancient. Si Abaddon din, pwede. Trabaho lang, mga sir. Sino ba talaga ang mauuna? Blink fragment nandiyan pa para tumulong doon sa may push. Pero eto, pero strike will not connect, pero innocence malalapitan naman na din nila life drain nandiyan na, pero shawit ng gugulo lang at tinatry delay. Etong T1, Shao 8, tatakbo, roar, magagamit, pero naka-bulldoze at masisave. Etong si Spirit Breaker, as of now, pero where is the follow-up night? Si Grapify coming from this Pugna. And nahihirapang pumatay once again yung T1, pero may iwan. Eto si 23, sa kabilang banda naman, mauna pa ata yung anti-mage. Kailangan na mag-react ng T1 sa ginagawang to ni AM and di sapat. Na si Carl lang ang tatrabaho. Ay, naku po, nabas pa. Si Carl sa Tino, kailangan mo mahalis. Ay, walang buyback si Carl. Even na kayo, borrow strike. And eto, nagbabalik sa may teamfight sa ngayon, si Kuku. Pero Shintyo, maaabutan ba nila? Tether out. Naku, hindi na dahil wala pang Aghanim Scepter. Yung Medusa. And na-force silang mag-react. But grabe. Na-push nga yung tier 3 nila. Sobrang resilient ng LGD dito. Like yung Spirit Breaker with the charges, yung Dekre from Pugna at the same time yung Nightmare. Kaya kampante si Ame na mag-split push kasi alam niya na kaya ng teammate niya na depensahan yung base nila. And now Sand King 40 seconds din. Ewan ko lang kung alam ng LGD dito na walang buyback si Carl, pero syempre they're going to make something happen kasi alam nila na syempre. Apat lang yung T1 sa ngayon eh. Kailangan 30 seconds pa to pero may naririnig akong charge, mapapalog ba? Uy, yun na naka-sugar edge pero na-roar. Yung illusion, yung blink fragment ni Anti-Mage and that's 1 minute down. Yeah, may focus lang sa goal. For the roar. Relocate. Hit. Ay, ang hirap mong kalaban. And Medusa, he doesn't know where to go. He's going mid. He's going top lane. Ay. Apakahirap para sa side ng T1. It's like they're forcing T1 to make bad decision. Sulit din yung Aghanim Scepter ni Ame. Nalagang nagustuhan ko tong item na to ni Ame. Grabe yung kulit niya sa mapa, yung tulong when it comes to pushing nung kanyang Aghanim Scepter plus the stats provided by Ags. Di siya masyadong nakakite. Plus, ayun nga, nung alam nilang ganito na yung scenario, hindi na siya nagpakita eh. Cut na lang siya creeps, focus onto the top lane, patience.
medyo boring talaga kung iisipin nyo na ganito lang at ganito yung ginagawa ng EM. Pero syempre, gagawin ng BSG, LGD lahat para manalo sila eh. I mean, honestly, yes, it is boring, but again, at the same time, kumbaga, it's a good thinking. Hindi mo, kumbaga, hindi mo kayang labanan yung Medusa. I mean, hindi naman, ano eh, hindi naman ang pangalan ng game natin si kill heroes and win the game, diba? It depends of the ancient. You gotta kill the ancient. You gotta defend your ancient. Diba? So, yes, it is boring. Wala tayong nakakapatayan. Laging hit lang ng tore. But you gotta commend LGD for finding ways na makapag-deal dito sa gantong lineup ng T1. Then si Xiao 8, props din for Xiao 8, his Silver Edge. Ang ganda ng nagagawa sa mapa. Haba ng Burrow Strike, yun. Pero si Hinaba, haba ng Burrow Strike, walang nakita itong Sun King. Tapos meron pa pala siya, yung Titan Sliver. So, status resistance din, kaya yung kakapunagot na disable ng T1, masasala pa. But they did smoke under dun sa Hawk ni Kuku. So, this could be a good sign. Eto, po may pwesto na sa ngayon yung T1, knowing na meron ngang attempt yung PSG LGD, pero, smoke din sila. Pero, nag-scan itong side ng T1. Medyo hindi nila na-sense kung nasaan yung LGD. So, mukhang reset na lang din muna. Baka bigla marekta sila dito sa may high grounds eh. Oy, wala yata magkakakitaan. Katakot eh. Ewan ko kung kanino ako natatakot, pero parang mas natatakot yata ako sa side ng T1. Pero isa lang. Isang team fight lang. Nag-buyback naman na. Tapos na ba yung cooldown? Ayaw bigay nung cooldown ng countdown ng cameraman natin. Yung kasi iniisip ko eh kung tapos na yung countdown ng LGD dun sa buyback nila kanina. Kasi isang team wipe mo lang. Actually, sa dalawa kung may buyback pa. Dalawang beses mo lang mapatay yung LGD, mabilis din mag-push yung T1 eh. Yun lang kailangan nilang gawin. I mean, andali na sinasabi ko, pero syempre mahirap yung execution nun, di ba? I mean, I don't know how exactly they're going to do it, pero spotted na naman sila. Ay, meron na pala siyang Hawk Bomb! Talos may kanya agad yung Scepter, agad yung Shard! Eto na nga nagwawala na si Xiao 8 sa may Medellin sa firma. Kapag rapa ba? Nope! Dahil meron tayo Pugnawar, pero nasigawa na itong Spirit Breaker. And he okay. Should fall down. Buyback will be committed. And napakabilis babalik sa teamfight neto. Baratro mga sir, pero naubos na yung mana. Ano nang gagawin sa kayo dito? Neto si 23. Sabi siya, ririnig ko na yung mana boy. Pero kakayanin niya! Down to almost 10 HP! Etong si Medusa and buyback is available. Double buyback to for the side of E1. Kaso nga lang nagwawala na't natutuwa na etong PSG LGD sa mga nangyayari, knowing that this is the anti-mage that's very dominating as of now. And naku po, kakayanin ba ni 23 Savage yung mga nangyayari? Uy! Blinkin na naman, may Ami, grabe talaga yung tabang niya. Pero papalagaw naman daw ni 23 sa Ami, sa sarili nilang base. Pero eto si Ami, ma-force up out. And nice save, maiwan nga lang si Xiao 8. Kaso Xiao 8, laging naku-on yung kanyang blue zone. Blinkin naman by 23, gusto niya talagang gumit na. Kaso nice relocate save. Coming from Shin Q with the saves, mga sir. Napakahusay ng ayo, pero ngayon hindi na malaman ng T1 kung ano exactly yung gagawin nila. Napakagulong teamfight dahil ginugulo sila ng PSG LGD. Ay. Sa haba ng teamfight na yon, na-shove na yung both top and bottom lane dito ng T1, and all of a sudden they don't have the map control. Ay, grabe yung pangkait nila. Tapos yung charge pa ni Spirit Breaker, it hit two heroes! And then, ang ganda pa nung find niya, nakita niya agad si Shadow Demon, which is one of the heroes na pwedeng makaset up ng kill kay Anti-Mage. Tapos tinamaan pa si Kuku. Oy. Tapos naganda gulo-gulo na dun sa likod, na zone out na yung Medusa. Because they're too busy trying to burst down itong si Spirit Breaker. And ngayon, ay, bawal na lumabas for the side of T1. Ito, nakakainis pa kasi hindi mo talaga alam kung tama ba yung decision man na magre-react ka sa ginagawa ng Spirit Breaker. Kasi laging naka-on yung bulldoze ni Spirit Breaker eh. And that's status resistance.
40%, kung di ako nagkakamali na status, or 20% status assistance para kay Spirit Breaker. So, mahirapan kayo na ba i-focus ko ba to? Eh, napakadali niyang mag-react to the disabled na meron tayo or change tayo ng target. Kaso, every 7 seconds naman, merong Charge of the Darkness. So, talagang ang hirap solusyonan ni Xiao 8 at this point. And yan lang yung gusto ni Xiao 8, makapag-win. Exactly! That's his... That has been his job. This whole tournament is just that hero na pumupronta, na nanggugulo doon sa backlines ng T1. And then si Ame na pumapatay ng heroes, tapos si Shinkyu with his relocate, with his heal, tapos may patulog ka pa from Bane. So, I guess puro yung lineup kasi ng T1, they both have defensive and offensive. Mm-hmm. Yung sa side ng, I mean, sa LGD, both offensive saka defensive. Sa T1, they're both defensive. Kaya nahihirapan tuloy sila na kapag na-zone out yung dalawang supports na yun, nahihirapan silang follow-upan si 23 Savage. And speaking of Medusa, he doesn't have the mobility like Anti-Mage does. Mm-hmm. Napilitan na siyang mag-SB. Dahil nga wala siya nung mobility din kahit papano, or at least save man lang sa sarili niya. Kasi at this point, kasi kung titignan natin yung draft ng T1, pwede talaga tayong umasa sa 2 supports ng T1. Pero dahil sa may Spirit Breaker, hindi na natin kakayaning mag-rely fully sa 2 saves ng T1. Kailangan nang gumawa talaga ng Medusa ng paraan para ma-save yung sarili niya. Which, ayun na nga, napilitan na siyang mag-SB. Not a very usual itemization for Medusa. So, napoforce sila dito out of the path na talagang tinatahak ng Medusa. Kasi ang dalang mag-SB ng Medusa. Usually, dagger talaga yung mga ganyang item. Pero dito napilitan siya mag-SB. I don't know. I think the supports needs to survive. Mm-hmm. Aside ng T1, I don't know how, pero kailangan nilang suportahan itong si Medusa. Oo. Maybe so, si Carl, I think kailangan ni Carl mag-provide ng vision, pero hindi kasi sila mauna eh. Alam mo yung kada may isa magpapakita sa isa sa mapa, pwede nang i-charge ng ano ni Xiao 8 din eh, and then focus na sila doon. Or kung suicide man yung pasok ni Xiao 8, si Ami naman magpo-push lang. Yes, uy, hawk ba? Ay, wala. Narinig yung kasa ng ano eh. Kasa kanya na nga yung AGC eh, yung aking shout-out. Sabi, oh. Ikaw na bahala dyan sa likod. May extra buhay ka na. Manggulo ka lang dyan. Nahin wala yung mga supports kasi yun talaga literal yung ginagawa ni shout-out. Tinawag na to squishy supports to ng T1. And dahil nga doon sa may Silver Edge, instead na madidisrupt siya lagi ng Shadow Demon, hindi siya ma-disrupt dahil nga meron Silver Edge Detection. Kailangan must. And yung Hawks, kailangan nakakalat din talaga para paparating pa lang etong Spirit Breaker with the charge. Lulubog na nila at nasusolusyonan. Kasi pagka nandyan na, ang hirap na eh. Kasi na-apply niya na yung kailangan niyang gawin, which is the bash sa madadaanan, sa makakatabi tulad ng nakita natin kanina. So parang yun na yung job niya eh. Nabash ko na kayo. Yung ulo niya daw. Yung untog lang niya yung ulo niya. Okay na guys, patayin niyo na yung Medusa. Hindi lang ang gagawa, hindi na makakalabas yung T1 dito. I mean, pwede nila antayin. Antayin nila yung Aegis, since syempre, hindi maganda. Since dalawang side lanes yung na-push ng LGD, gitna lang nila kailangan mag-focus, mag-defend, di ba? Mm-hmm. Imagine mo kung salisi-salisi yung lane, mas mahihirapan sila. Pero since mid lane na lang yung kailangan i-push dito ng, ay, nahuli si Bane, kaso yun lang. Up, kailangan umalis. Ayun, nandiyan naman sa may likod niya ang Abaddon, so... Yup, kailangan talaga nandiyan lagi yung Alalay, pero... Nahihirapan na ako talaga dito for T1. Kasi hindi sila makapag-plan ng mismong kanila. Even their high ground defense, kung hindi to full team wipe, I don't think magme-make ng sense yung pagkapanalo ng T1. Iniisip ko dito, alam ko si Bane Elemental, I don't know kung shard ags niya yata yun, or one or
one or the other, yung mm-hmm. makakaroon siya ng illusion, tapos yun yung para mangungulot sa kanya. Ah! Diba? Diyos ko po. So, yung same din ang gagawin, grip din. Mm-hmm. Eh, nang ina, hindi ko pa nakikita yun eh. Dito sa, Alisa, ngayon lang naman na-pick si Bane Elemental ulit eh. Ay, paano natin, tama. Van? Nagtatanong nga pala dun sa aganims ni Auntie. Uy! Shawi! Pero patay pa din eh. Diba? Yun pa din. 23 just... Uy, teka, hindi ko nakita! Oh my God! Paano namatay si 23? It's the Silver Edge! The damage! He has AC minus armor! Uy! Ay, may ages pa, di pa nawala! Oh, hala, walang buyback si 23. Parang ani major lang to, mga sir. PSG LGD na naman ang maglalaglag sa T1, but not this time sa lower bracket, dahil nasa lower bracket na tayo laglag na yung T1. And, or is it too early to speak? Kasi, makakapag-buyback pa muna. Eto si Medusa, pero rekta na eh, diba? Yung ginagawa ng AM, yung ginagawa ng LGD after the stone gaze, pabalik. Wala na silang ginawa na talagang nakakasa sobra yung PSG LGD. Parang nakakainit yung Dota nila. Hindi ka makapag-make up ng mind mo eh. Ano bang next step ko? Ano bang gagawin ko? Kasi right after mo mag-plan, there's the Spirit Breaker na naka-Silver Edge, sinoshove yung lane, o kaya inunahan na kayo. Azar! Sobrang nakakainis itong LGD. Ay, kailangan lang... Look at their smile! Look at their smile, guys! Look at their smile! It's like they're mocking you! They're mocking you. Pero nakikita natin yung kryptonite ng T1. This is the second time in a row that they were doing so well. Tatlong lane na ipanalo nila, guys. 3 lanes. They were doing so well mid-game. They just couldn't end the game dahil dito sa mga split-push gaming. Ay. At least, this is the purpose of this tournament, di ba? At least, going into the TI, nakita na nila na, guys, ito yung nagiging problema natin. So, meron silang room na pwedeng i-improve nila. Diba? So, sabi nga nila, hindi ka natatalo. Natututo ka lang. Ayan. So, I mean, in the end of the day, ang goal pa rin is yung TI. So, practice lang. Muna, more strategy for Kuku. At least, may makikita siya na ways na pwedeng itake. Saka, ngayon, alam na natin, LGD na may ganito rin pala silang potential. Dati pa na yung silang bakbakan. Diba? Sila yung nakauso na teamfight every minute, every seconds na meron silang timing, lagi lumalaban yung LGD, pero may split push din silang na pwede gawin. I guess tingin ko, VP may kasalanan yan eh. Yung VP, yung VP talaga yung rat gaming na yan, buisit na yan eh. Pero ayun, nabigyan na naman sila ng rat dota. Ayan. And speaking of VP din, kailangan na makapag-research ng VP na may ganito pa palang kayang gawin yung PSG LGD na parang hindi tayo nasa-stock doon sa may systematic dot sa pinapakita ever since ng China. Para sa akin talagang China, guys, mag-remain number one talaga when it comes to performance like this. Grabe, napaka-host. Meta-setter din sila kahit pa paano eh. Nakita mo yung Spirit Breaker, Bench Pool, sila yung nagpapakita ng mga ganyang strat eh dito sa tournament na to. So, yeah. Guys, T1, guys, ay mag-goodbye na dito sa may ating tournament. But they will secure yung 4th place, which magkakaroon naman din sila ng $25,000. So, meron nga tayo na babanggit din naman, di ba, na another tournament right after this one, which is yung Oga Dota Pit. So, abangan nyo rin yung mga sir. Isang tournament yun na makikita ulit natin yung ating mga paboritong C-teams. And especially yung ating dalawang TI representatives. So, abangan din natin yan, mga sir. 2-1 ang resulta. Congratulations sa ating mga betlords dyan na nanalo, mga sir. And syempre, sa mga natalo, alam nyo na, bukas magtutuloy po tayo for the lower bracket finals. Virtus Pro versus PSG LGD, and then the winner of that match will battle out against
Tundra Esports for a best of 5 na laban naman po. So, mamaya lang din pala yan, mga sir, 7 PM ba yun? Hindi ako nagkakamali, 7 PM tayo, magsustart din mamaya. So, ayun na nga, mga sir, maraming salamat po sa inyong lahat na mga nanood at sumama sa amin. Magandang umaga sa inyong lahat. Makakapagpahinga na po kayo, guys. And syempre, let's all continue to pray for Kuya D and sa mga sarili din, syempre, natin na naiwan ni Kuya D. And syempre, guys, mag-ingat din po tayo. Mag-vaccine, magpa-vaccine na po. If wala pang vaccine, stock foods na din para di na tayo masyado naglalabas. And sabihin din natin yung mga loved ones natin na magpa-vaccine na para maiwasan na yung mga ganong scenario. And please, mag-iingat tayong lahat palagi. Maraming salamat, guys, again for watching. Magbabalik kami bukas dito sa may Kuya Nick's page again for another broadcast ng ESL One Fall 2021. But for now, magpapahinga muna tayo. So, ayun, guys, pahinga na rin kayo. Maraming salamat po. See you guys again tomorrow or later.